Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dahil sa advice ni Giselle, nag-alinlangan tuloy si Lynette sa pagkatao ni Carlos na baka siya ang totoong pumukpo kay RJ dahil hindi sinungaling ang anak niyang si Annalyn. Kilalang kilala ni Lynette ang kanyang anak, kaya alam na kung nagsisinungaling si Annalyn o nagsasabi ng totoo, kaya tinanong niya si Doc Carlos kung lumabas ba ito ng bar. Sa isip kasi ni Lynette, mabait na tao si Carlos kaya mahal na mahal niya ito, kaya hindi niya magawang magduda, pero alam niya na hindi rin sinungaling ang anak niya. Alam ni Carlos na pagdududahan talaga siya ni Lynette, kaya ilalabas niya ang alas niya. Pa-victim kaagad si Carlos at bait-baitan, kunyari concern siya kay Lynette at Annalyn. Dahil sinabi ni Carlos na kung pagdududahan siya ni Lynette, mas mabuti pang huwag na lang ituloy ang kasal nila dahil masakit daw sa kanya na pag-isipan siya ng masama ni Lynette. Walang kamalay-malay si Lynette na nire-reverse psychology lang siya ni Carlos para siya ang atat na magpakasal at mahawakan siya sa leeg ni Carlos. Sa isip ni Carlos, sakaling magmakaawa sa kanya si Lynette na ituloy ang kasal nila, lahat ng sasabihin niya kay Lynette ay susundin nito, pati na ang tungkol kay Annalyn. Dahil ang plano ni Carlos tuluyang masira ang relasyon ng mag-inang Lynette at Annalyn para wala nang tulay sa pagitan ni Lynette at RJ dahil si Carlos na ang asawa ni Lynette. Pero ang hindi alam ng lahat, maibang dahilan si Carlos, kaya minamadali niya ang kasal nila ni Lynette dahil may natuklasan itong sikreto tungkol kay Lynette at Annalyn. Mataas ang pangarap ni Carlos dahil nabanggit niya noon na mahirap lang sila, kaya siya nagsumika para maging isang doktor at ngayon isa na siyang medical director. Pero hindi pa sapat kay Carlos na maging isang medical director lang ng ospital dahil ang totoong pinapangarap niya ay maging may-ari ng ospital katulad kay Doc RJ. Ang hindi alam ng lahat, malaki ang inggit ni Carlos kay RJ, kaya niya binuntis si Moira at nang malaman niyang si Lynette ang mahal ni RJ, niligawan niya kaagad si Lynette. Ang akala ni Carlos nang mabuntis niya si Moira, siya na ang pipiliin nito dahil si Moira ang anak ng may-ari ng ospital, pero si RJ pa rin ang mahal niya kaya nawala siya. Kaya nang matuklasan ni Carlos kay Mr. Alvarez na si Lynette pala ang nawawalang anak ng may-ari ng Eastridge at magmamana ng lahat ng ari-arian at ospital ng may-ari, niligawan kaagad ni Carlos si Lynette at wala siyang pakialam noon kay Michael at RJ dahil ang plano niya maging asawa si Lynette para siya na rin ang may-ari ng Eastridge. Sa kasamaang palad, matutuloy pa rin ang kasal ni Lynette at kay Carlos dahil magmamakaawa si Lynette kay Carlos na ituloy ang kasal nila dahil nabulag siya sa pakitang tao ni Carlos. Ang hindi alam ni Carlos na karating na sa totoong ama ni Lynette at may-ari ng Eastridge ang pagpapalabas sa OR at pagsigaw ni Carlos sa kanyang nag-iisang apo na si Annalyn. Ang hindi alam ni Carlos, pinaimbestigahan na rin siya ng totoong ama ni Lynette dahil baka magsisi ang kanyang anak sa huli at kayamanan lang pala ang totoong habol ni Carlos. Hanggang sa nalaman ng totoong ama ni Lynette na anak pala sa labas ni Carlos, ang doktor na sinampal niya sa Eastridge, kaya ipinadna test niya ang dalawa. Kaya sa araw mismo ng kasal ni Lynette at Carlos, magpapakilala ang totoong ama ni Lynette at sasabihin nito sa lahat na hindi ako papayag na makasal ang anak ko sa iyo, Carlos. At ipapakita nito kay Lynette ang dala-dala niyang DNA test result ni Carlos at Zoe na nagpapatunay na si Carlos ang tunay na ama ni Zoe at hindi si RJ. Ang totoong ama kaya ni Lynette ang makakapigil sa kasal ng anak niya kay Carlos. Abangan.